Mga kaibigan at sa mga kababayan natin dito sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pakinggan po ninyo itong naging question and answer between Major General pala ito ng People's Liberation Army ng China at si Pangulong Marcos dyan sa IISS Dialogue sa Singapore. At dito makikita mo kung sino yung lumutang o lutang sa kakulangan ng kaalaman at hindi updated kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea at sa ASEAN region. At mukhang hindi rin alam nitong general na ito ano ang nangyayari sa mundo. Pakinggan nyo itong question and answer na ito at mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Many times about ASEAN centrality. Review the TAC which your father signed that showed the bond of ASEAN. I think the ASEAN centrality is very important. But it's not, we cannot take it for granted. It comes actually, comes from the ASEAN way, three principles. First, mutual respect. Second, consensus building. Third, considerate other parties' comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as three notes. Non-intervention, and no use of force, and no happy hot spots. Only because of these principles strictly followed by ASEAN members and other stakeholders that we have ensured the ASEAN and East Asia at large for a long-lasting peace since the end of the colonial rules in history. So we cherish a lot. I fully agree with you. I support the centrality of ASEAN. And even some professor like Cashel Macboni, he suggests ASEAN is deserved to award a peace, Nobel Peace Prize. I agree with him. Thank you very much. I think your question is, do you agree with me? So President Marcos, yes, please. My question is, President, in the eyes of the international community, some of your Philippines' behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the, colonialist history. What's your comments on that? Thank you very much. Ayan. So, yan po yung sinasabi ng general. Okay, sandali ha. Paliwanag ko lang yung sinasabi ng general. Ang sinasabi ng general, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung ama, father ni Pangulong Marcos Jr., ang isa raw sa mga signatory ay may kinalaman dun sa peace and order o peace, ibig sabihin magkaroon ng kapayapaan dito sa rehiyon. Na ang tingin itong general na ito ng China na parang binaviolate, hindi sumusunod, si Pangulong Marcos Jr. ngayon dito sa isyu ng West Philippine Sea at dun sa regional agreement na yan na dapat ay regional lang, tayo-tayo lang ang magtulungan, magrespetuhan at kumilala sa kapayapaan dito sa ASEAN. Yan ang gusto niyang palabasin. Okay, pinapalabas niya tayo yung nangre-recruit ng malalaking mga bansa tulad ng European Union, ng Amerika, ng Japan, Australia at saka South Korea. Yung malalaking mga bansa para daw sumali sa regional problem. Dito. Yan ang sinasabi ng general lang na Chinese. Parang tayo daw nagki-create ng tension dahil nire-recruit natin, pinapayagan natin makialam ang malalaking mga bansa sa mundo sa regional problem na dapat daw Pilipinas lang at ang China ang mag-usap at harapin ang problema sa West Philippine Sea at South China Sea. Sinasabi pa nitong general na ito na ang kanyang gustong palabasin ay ano tawag dito? Ang gusto pa niyang palabasin ay tayo nagpuprovoke. Tayo yung nag-i-increase ng mataas na tensyon dahil nga ating hinihikayat ang malaking mga bansa na manghimasok, makialam sa problema sa region dito between Philippines and China. Yan ang gusto niyang sinasabi. Parang nabaliktad. Nako, itong general na ito ng People's Liberation Army, purong hindi yata updated eh sa nangyayari. Nakakalimutan niya, hindi niya alam, sila yung nagpuprovoke. Sila yung nangaharas, water cannon, laser, binubulag yung ating mga coast guard,
hinaharas yung ating mga mangisda, yung resupply, binubomba na nga ang tubig, di ba? Lahat na pinagbabawalan tayo. May warning pa nga sila na hulihin ang mga dayuhan dyan kasama ang Pilipino. O di ba malinaw na sila yung nagpuprovoke, sila yung nang nahaharas, sila yung nang bubuli sa Pilipinas. So hindi kapayapaan ang kanilang ginagawa. E di ba ang linaw nun? Pero gusto niyang insultuhin si Pangulong Marcos na ang gusto niyang palabasin si Pangulong Marcos ang hindi sumusunod sa agreement para sa kapayapaan ng rehiyon. O, di ba? Ang layo ng sinasabi ng general na nagtanong, pinapalabas na tayo ang masama. Si Pangulong Marcos Jr. ay mali at hindi sumusunod. E di ba? Yan po yung aking interpretation doon sa kanyang mga tanong. Hindi siya updated sa kalarangan ng nangyayari sa ASEAN region or sa buong mundo. Ito, pakinggan nyo ang sagot ng ating Pangulo. Ah, napaka-professional lang po kasi ni Pangulong Marcos, hindi siya nagalit. Ah, low profile yung sagot, na mahinahon ang sagot, pero sapul na sapul dito yung Chinese Major General. That, thank you very much. Yeah. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. And that is to create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be, and that partnership and partnerships within that multilateral organization can help each other and help the region. And so the Philippines is still still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN was born. And I think, as I said, that many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they ever were, perhaps even more so, because the global situation is a great deal more complicated than it used to be before. I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. We have all experienced the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East, and all of these, and when we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. And that is what I am proposing. And I am saying that this is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. Correct. We must include all parties in the discussion, because now it is not just ASEAN member states who are stakeholders. And it is quite easy to see that it is in fact the entire world that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Ayun, naku, sapol na sapol. Nakuha niyo? Nakuha niya yung paliwanag ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi siya nalilihis dun sa agreement o anumang kasunduan ng ASEAN, especially ng China at ng Pilipinas, dun sa katahimikan sa rehiyon. Pero ang sinasabi niya, iba na ang panahon ngayon. Masyado ng maraming problema na dapat palawakin. Ma-involve na ang buong mundo para sa katahimikan. Ang problema niya dito sa ASEAN, especially between China at Pilipinas at iba pa, ay damay na ang buong mundo. Katulad niya sinasabi ni Pangulong Marcos, Ukraine, Russia, may crisis doon, damay tayo sa lahat ng mga bilihin at iba pa.
yung sa Middle East, Iran, Iraq, Iran na Israel at iba pa, di ba? Lahat ng gulo sa mundo, global problem. Global ang epektong negatibo. Yan ang sinasabi ng Pangulo at totoo yun. Una-una, yan nga pong pre-navigation. Ang South China Sea, West Philippine Sea, yan kung sakali, highway yan, daanan ng mga multinational or international vessel na naghahatid ng kalakal. Yung World Trade Organization, palitan ng produkto ang mga bansa. Kaya dapat may kapayapaan dyan para makinabang ang buong mundo, pre-navigation, magamit lahat, hindi makinabang isa lang. Sapul na sapul po doon sagot ng Pangulo. Hindi sa lumilihis sa regional peace, okay, kapayapaan, pero dapat i-involve ang malaking mga bansa sa mundo. Kinukwestiyon kasi ng Major General ng China na bakit na-involve ng iba tulad niya ng Amerika, Japan, European Union at iba pang nabanggit ko kanina. Ayun, sinagot siya, sapul na sapul. Napaka-professional lang po ng sagot ng Pangulo, hindi siya galit, dinilibre niyang mabuti ang sagot on the spot. Kaya nakita mo, tahimik. Nagulat yung mga audience dun sa international conference na yan sa Shangri-La. Ang galing ng Pangulong magpaliwanag. Na-justify niya kung bakit kailangan i-involve ang mundo sa problema sa China. Dahil nga sa pangaras ng China, pambubuli ng China, maliit ang Pilipinas, binubuli ng China. Kaya dapat ang usapan buong mundo. Kasi buong mundo maapektuhan kapag ka nagkaroon ng crisis ang mga bansa. E di ba ang linaw nun? Nako! Kaya pag hindi nyo naiintindihan, kaya inaral ko yung mga paliwanag, nakuha ko, kaya ako ipapaliwanag ngayon. Ngayon, nakamonitor ko ng mga ibang vlogger na pro-China, pro-Duterte. Binabanatan si Pangulong Marcos dyan sa mga sagot na yan. Minamali pa ang Pangulo. Ang Pangulo daw napahiya doon sa General. Wow! Anong klase naman kayo mga Pilipino? Pambira naman kayo. Nakakalungkot. Ano po? Sa halip na ating ipagtanggol ang Pangulo, suporta natin si Pangulo, pinaninindigan tayo, pinaglalaban tayo, minamasama pa nyo. Pinupuri pa ng ibang vlogger na pro-China ang dating, ang tama yung general ng China doon sa question and answer, ay napakalinaw naman. Ayan, ipaliwanag ko na. Pakishare po ninyo itong aking video, itong aking topic na ito sa buong mundo ng ating mga kabayan para malaman nyo. Ipinaliwanag ko na yung paliwanag at gustong ipunto ng general, palpak siya doon, sablay, hindi niya alam kung anong nangyayari. Makasarili, puro China, puro region lang. Buong mundo nga ang problema eh. Pagka nagkaroon ng crisis eh, di ba? Yun ang paliwanag ng Pangulong Marcos. Nako, maging matalino, masarap ang buhay.